mga kabangs! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa ko ng tuyo. Kung sa Bisaya pa, bulad. Ayun, mayroon tayong isda dito. Tamban ang tawag dito sa Tagalog. Tapos, ang gagawin natin dito, hindi ko na siya... Depende sa tamban yun na kasi yung ibang tamban, maraming kaliskis. Ito naman, nang nabili ko, kunti lang siya, so hindi ko lang siya kinuha yung kaliskis. So hindi ko rin kinuha yung bituka niya at saka yung hasang niya. Ayan, nandyan lang siya. Ang gagawin natin, hugasan natin sa asin. Ayan, damihan natin yan. Kayo na lang magtaan siya ng asin. Basta marami siya. Mga tatlong beses siya hugasan. Maganda pag yung gagamitin niyo na asin ay rock salt. E dito naman, wala akong may nakitang rock salt sa Oman. So, ang ginamit ko ay dye salt. Ayan, o diba? O red na red yung sabaw dahil sa asin. So, natatanggal na konti yung dugo niya. Pangalawang hugas. Lagyan natin ulit ng asin. Maraming asin. Ngayon siya, tumitigas siya dahil sa asin. Para siyang galing ng dagat pa. So, ang isda ko, 1 kilo ito. Pangatlong hugas. Ito na yung last na hugas. Kayo na magtansya mga kabangsa kung ano kadaming asin. Sa tingin nyo na yung tama lang siya na mahugas siya sa isda, yun ang gagawin. Hugasan na siya ng 3 beses ng asin. Pagkatapos nito, ilagay natin siya sa isang lagayan na makasya siya sa ref. So, maglagay tayo ng tubig. Sa 1 kilong isda, ang kasi kailangan natin ibabad siya overnight. Pagka kinabukasan natin, bibilad. So, ang gagawin ko, sa 1 kilong isda, 1/4 cup na salt ang ilalagay ko. Depende lang sa inyo ha, sa panlasa ninyo kung gusto niya sobrang alat. Kayo naman, bahala magtansya. Ayan, imimix lang natin yung asin sa tubig. Hanggang matunaw siya. Ayan, wala na akong may nakapa na asin. So, ang gagawin natin ay ilalagay natin yung isda dito. Ayan. Tapos, overnight na siya, ibababad natin. Pero sa ref nyo siya ilagay ha, para hindi siya masira yung isda. Ayan. Parang sobra yung tubig ko. Bawasan ko lang ng konti ng tubig. Kasi yun na umapaw siya eh. Konti lang. Dapat nakalubog lahat ng isda sa tubig. Tulad nito. Nakalubog lahat ng isda.
Ito lang kasi yung makasya ko na tupperware eh, sa ref namin. Ayan. Ayan, pagkatapos ko ito. Ayan, ganyan na siya. Takpan lang natin ng yung takip niya. Tapos, ilalagay natin siya sa plastic para hindi mangamoy yung ref. Sarado lang natin na maayos. Ayan mga kabangs, ito na yung isda na gagawin nating tuyo. Bukas pa yan natin kukunin. Ayan, overnight na po itong binabad. Pakatuloyin lang natin bago natin i-bilad sa labas. So, hindi na siya kailangan i-banlawan pa. So, patulo na siya diretso. Bibilad na natin yung isda. Dito sa sampayan ko siya binilad kasi pag araw dito parang oven, sobrang init kasi pag sa rooftop ko to ilagay maraming langaw tapos maraming ibon, baka uubusin yung isda ko kaya dito na lang sa loob ng bahay since sobrang init man. Ito sa loob kasi wala kang kalaban dito kasi hindi makapasok yung langaw. So ayun na mga kabangs, hintayin natin kung ilang days siya bago siya matuyo. Ayan mga kabangs, tuyo na. Kailangan ng kunin. Tanggalin na natin, oh. Very nice. Tuyo. Itong pinaglagyan ko ng pinagbilaran ko. Ano to, gawa ko lang din. Barbecue stick, dinikit ko siya. Tapos, ano lang, itlog. Ayan. Para dyan tuturo yung isda. Kasi pag, newspaper yung ilagay ko. Yung kung saan pumupunta. Hindi kasi siya ma-absorb. Iba kasi yung texture niya newspaper dito. Yung ibang texture. Hindi siya absorbent. Thank you, Lord. May tuyo na kami. Ano siya? 3 days siya na bilad. Dito lang sa loob. Ito yung sampayan namin. Ayan. Ayan, nag-iisang tanim namin. Yung aloe vera. Ayun. Pag sa labas ito ilagay ko, ano siya, 1 day lang. Kasi direct to the sun. Eh, since nandito siya sa loob, 3 days talaga siya. O, diba? Yay! Very magandang itsura.